Nung ako po ay kasing bata ng mga altar servers, ang paboritong topic kapag nagkakausapan ng magkakabarkada ay sino yung crush mo? O kaya pag-uusapan, ano yung ideal girl mo? Maputi o morena? Matangkad o medium? Mataba o payat? Sino yung ideal girl mo? Mahaba ang buhok o maikli? Sino yung ideal girl mo? Maganda yung mata? Pwede bang pango? Ano yung skin? Flawless? Ang tanong ay, ano yung hinahanap mo sa gusto mong maging kaibigan o sa gusto mong mapangasawa? Now that I am 60 years old, I do not talk about those qualities anymore. Now that I am 60, I do not look for mataba o payat, maputi o morena, matangkad o medium height. I do not look for those things anymore. I look for things that should not be there. Ano yung ayaw mo ngayon? Nung ako'y bata, ano ang gusto mo? Ngayong matanda na, ang tanong, anong ayaw mo? Anong ayaw mo sa tao? Anong ayaw mo sa isang kaibigan? Anong ayaw mo sa mahal sa buhay? Anong ayaw mo sa kasama sa trabaho na kapag nakita mo yon ay magpapagpag ka ng kamay, tatalikod ka na at hahanap ka ng ibang makakasama? Ano yon? Tatlo. Una, ayoko ng matigas ang ulo. Ayoko ng matigas ang ulo. Ang ibig sabihin ay, ayoko ng mayabang. Ang ibig sabihin ay, ayoko ng sarili lang ang iniisip. Ayoko nung hindi marunong sumunod at sarili lang ang iniisip. Ayoko ng matigas ang ulo. Pangalawa, ayaw ko rin ng malabo ang mata. Hindi yung malabong mata na nagagamot ng salamin. Hindi yon. Ayaw ko nung malabo yung mata na iba ang tingin niya sa tingin ko. Na iba yung pananaw niya sa pananaw ko. Sa yugtong ito ng aking buhay, naghahanap ako nung kaibigan, kasama sa trabaho, na pwedeng tumingala sa parehong titingalaan at pwedeng hamarap sa parehong haharapan at pwede mong sabihin, pareho tayo ng tinitingnan. Ayoko nung malabo yung mata o hindi marunong tumingin sa tinitingnan ko rin. Ang pangatlo, dagdag dun sa malabong mata at saka matigas ang ulo, ay ayaw ko nung taong mahinang makinig. Hindi naman bingi, pero hindi nakakaintindi. Hindi naman bingi kasi may dalawang tenga at nakakarinig, pero mahinang ang pandinig. Ang ibig sabihin, hindi palaging bukas ang kanyang tenga. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Hindi dahil para sa aking sarili. Hindi dahil meron akong sinasabi na ayaw ko sa inyo. Hindi po. Huwag ho kayo mag-isip ng ganyan. Kaya ko sinasabi ito sa inyo sapagkat ito rin po ang ayaw pala ni Jesus. He was amazed at their lack of faith. Yun ang huling sentence. At ano yung lack of faith? Ano yun? Matigas ang ulo ng kanyang kababayan.
matigas ang ulo at malabo ang mata. Hindi nila nakikita yung nakikita ng ibang tao. At malabo ang pandinig. Ayaw makinig. Kahit naririnig nila, may naririnig pero hindi pinakikinggan. Ang totoo, sa ibang translation ng gospel, ang sabi ay, Jesus was amazed at the hardness of their heart. Jesus was amazed. He was turned off. He was frustrated by the hardness of their heart. Matigas ang ulo, malabo ang mata, mahirap makinig. Bakit? Sapagkat ang tunay na tagasunod ng Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ay hindi lamang nag-iisip sa pamamagitan ng utak, sapagkat may sariling isip ang damdamin. The heart has its own logic. The heart has reasons reason cannot understand. And it is only with the reasoning of the heart, it is only with the reasoning of our soul, of our spirit, that we would be able to know who God is. Because God cannot be understood by human logic and by scientific research. Paano tayo tumingin? Meron tayong dalawang mata. Pero yung mata na ginagamit para maintindihan ang Diyos ay hindi yung dalawang butas sa ibabaw ng ating ilong. Hindi yung dalawang butas sa ilalim ng ating kilay. Totoo, mata ang tawag diyan. Pero meron pa ring mata dito sa ating puso. The spirit has eyes. And it is only with the heart that we can see rightly. Because what is essential is invisible to these eyes. And the Lord was frustrated because they had eyes but they could not see. The Lord was frustrated because they could reason but they could not understand. At kapag pinag-usapan natin yung pakikinig, meron tayong dalawang tenga sa tagiliran ng ating ulo. Pero meron din tenga ang puso. Mayroong tenga ang kaluluwa. Mayroong tenga ang ating kalooban. And it is when we listen with our souls, when we listen with our spirits, when we listen with the heart, that we can truly understand what God is saying to us. Sapagkat walang sound na papasok sa ating tenga, ang boses ng Diyos. If your heart is pure, you will hear Him. If your heart is pure, you will see Him. If your heart is pure, you will understand Him. May sariling isip ang ating kalooban. May sariling paningin ang ating puso. May sariling pandinig ang ating kaluluwa. Let us not add to the list of those who frustrate the Lord. Kapag dinalaw ng Diyos ang dagupan at pumunta siya sa inyong bahay, makikilala kaya natin siya? O dahil matigas ang ulo, malabo ang mata, bingi sa pandinig, marumi ang kalooban, baka sa pagdalaw ng Diyos, hindi natin siya makilala. At lalabas si Jesus sa ating bahay at sasabihin ulit niya, I am amazed at the hardness of their hearts. I am frustrated by the stubbornness of their souls. Matigas na ulo, makinig sa pamamagitan ng kaluluwa. Hindi makakita, tumingin sa pamamagitan ng kalooban. Hindi makarinig, makinig sa pamamagitan ng puso. With the heart, we can see, we can hear,
and we will understand.